Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong, maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Kwento ito ni Tita Val, kapatid ng mami ko na bunso. Nangyari ito sa umaya. At ang karanasan na ito ay tungkol sa engkanto na kung tawagin ay Mangmangkit. Si Tita Val ay isang menopause baby. Hindi na sana mag-aanak nun si Lola, gawa ng may lalaki na sila. Bali kasi lima yung babae nito na sunod-sunod at yung pang-anim nga lalaki na. Umabot ito ng anim dahil sa paghihintay nila ng lalaking anak. Kaso ayon, nabuntis pa ito sa edad na 39. At yun ay si Tita Val. Mahina ang pandinig ni Tita. Pabulol-bulol din ito kung magsalita. Medyo may pagkaisip bata din ito. Siguro ay dahil sa edad ni Lola nung pinanganak si Tita ay naapektuhan ng development nito. Pero kahit ganun, napakagandang dalaga ni Tita Val. Di alintana ng mga manliligaw nito ang kakulangan niya dahil sa angkin nitong kagandahan. Pero maski isa, wala itong sinagot. Sa umaya sila nakatira. Sinubukan niyang mag-aral pero madalas siyang nabubuli. Umuwi itong umiiyak at ayaw nang mag-aral. Hindi na lamang ito pinilit kasi kahit puntahan nila at i-report yung mga nabubuli sa kanya, paulit-ulit at ganun pa rin yung nangyari. 15 taong gulang si Tita nang merong mga nanligaw sa kanya. Hindi niya pinapansin ang mga ito at madalas nagtatago siya. Hindi rin ito ganun ka palalabas ng bahay. Siya nga pala, ang umaya ay baryo na bundok. Napakarami ding puno dito at medyo magubat pa. Nandito rin nakatira yung mga mahal nating katutubong ita, pati na ang mga tulisan na NPA. Kaya bawal lumabas ng alas 6 ng gabi dahil sa mga tulisan na ito. Ayon pa kay Mami, nang aagaw daw ang mga ito ng mga sasakyan na pwede nilang pakinabangan o kikidnap sila ng mga dalaga. Kaya talagang takot lahat lumabas kapag sumapit na yung takip silim. Itong si Tita Val, hindi ito palalabas ng bahay sa umaga. Pero kapag gabi, madalas itong pumupunta sa kakawyan. Uuwi ito na merong koronang bulaklak sa ulo at amoy sampagitang damit. Nung unang nalaman ni Lola ito, pinagalitan niya ito. Pero ayun, nakakapuslit pa rin talaga. Hindi alam ni Lola na bumabalik pa rin ito sa kakawyan. Ayon pa dito kay Lola,
maririnig niya na lamang ito sa madaling araw. Kumakanta-kanta, papasok sa bahay at diretso sa kwarto niya. Tapos ayun nga, nag-iiwan ito ng sobrang bangong amoy ng sampagita. Kahit anong pagbawal o anong galit niyong gawin dito, hindi talaga niya napipigilang bumalik ito sa kakahuyan. Minsan ay natanong ito ni Lola kung ano ang ginagawa nito o saan ito pumupunta kapag nalalagi ito sa kakahuyan. Kasi syempre, iba na eh. Pabalik-balik na ito doon at this oras pa ng gabi. Sobrang nag-aalala kasi talaga si Lola noon. Gawa nang baka matsyempuan ito ng mga rebelde. At alam niya na, may itsura itong tita ko. Kaya talagang kahit sinong magulang, mapapaisip. Ayon kay tita, marami daw siyang kaibigan doon. At dinadala siya ng mga ito sa bahay nila. Napakarami daw pagkain at masayang paligid. At isa pa, napakaliwanag ng lugar kahit gabi. Dagdag pa ni tita, maraming bulaklak dito at mga hayop na sobrang maamo. Hindi ito pinaniwalaan ni Lola. Sinubukan niya itong bantayan. Pero sa hindi malamang dahilan, eh nakakapuslit daw talaga ito. Malalaman na lamang niya kung kailan pa uwi na ito. Ang napapansin pa niya dito, sa umaga, madalas na tulala si tita. Pero pag sumapit na yung hapon, bigla na lamang aaliwalas ang mukha nito. Sila lang din ni Lola ang palaging naiiwan sa bahay sa umaya. Dahil si Lolo ay nasa iba at dun nakatira. Gawa ng nagbabantay ito ng inaalagaan niyang manggaan nila. Si Mami naman at yung iba pang kapatid nasa bayan kasi nag-aaral pa sila doon at si Mami ang nag-aasikaso sa kanila. Ginusto lang din talaga ni Lola dun sa umaya kasi nga tahimik dito at dito rin nakatira ang mga kapatid niya. Sa kanila niya rin ikinuwento itong nangyari kay Tita Val at ang sabi ng mga ito, baka may mga kaibigan daw ito na mga mamamangkit. Dun na medyo nakaramdam ng takot si Lola dahil ang mga ito ay isang uri ng engkanto. Sila yung mga espiritu ng mga puno. Ang mukha daw ng mga ito ay parang taong tuod. Berde ang kulay ng mga balat na parang balat ng puno na nilulumot. Malalaki din umano ang mga mata nito at bibig na sobrang laki kung umanga. At kapag nasa paligid sila, maaamoy mo yung bango ng pinaghalong amoy na mga bulaklak ng punong kahoy o halaman. Pero bakit nga ba natakot si Lola? Kasi nga, kapag may matipuhang tao ang mga ito, hindi nila ito titigilan hanggat hindi nila naisasama. Dahil dito ay kinumbinsi ni Lola si tita na kung maaari, huwag na itong pumunta sa kakahuyan. Tinakot niya pa ito
at sinabing baka kunin ito ng mga rebelde, halayin at patayin. Pero kahit anong pananakot ang gawin ni Lola, napakakalmado ni Tita Val. Ngumiti ito at kahit pabulol-bulol ay nagkwento siya. Minsan na daw siyang hinarang ng mga rebelde. Pero yung mga kaibigan niya, pinagtanggol daw siya. Tinanong ito ni Lola kung sino ang mga kaibigan na ito. At ang sabi ni Tita, magaganda, gwapo, mapuputi, at maayos ang pananamit. Dagdag mo pa yung sobrang bango na amoy ng mga ito. Napaisip naman si Lola na mukhang iba ito sa itsura sa kinikwento ng mga kapatid niya. At isa pa, ayon kay Tita, meron nga silang napakalaking bahay. Puro daw sayawan, kasiyahan at pagkain. Dito na rin napansin ni Lola na kung titingnan niya nga si Tita, parang nananabanga ito. Kaya kahit papano, napapaisip si Lola noon na totoo nga ang lahat ng pinagsasabi niya. Lumipas pa yung linggo hanggang umabot ng buwan. Hinayaan na lamang ni Lola si Tita kasi parang pati siya. Kampante na rin dahil wala namang nangyayaring hindi maganda sa kanya. Nakasanayan niya na lamang ito na lumabas at uuwi kung paumaga na. Isang partikular na araw noon, umuwi si Tita na meron umanong dalang basket ng prutas. Iba't ibang prutas daw ito na may mga bulaklak na hindi pa nakikita ni Lola sa buong buhay niya. Ayon kay Tita, bigay daw ito ng mga kaibigan niya. Pero nung araw din na yon, napansin ni Lola na malalim ang mga mata nito at para bang pumayat ito. Hindi ito katulad ng mga nakaraan na masigla at nananaba. Nung sumunod din na gabi, nakita na lamang ni Lola itong si Tita na nasa kwarto. Hindi ito umalis. Medyo natuwa si Lola noon. Nilapitan niya ito. Nakatagilid daw itong nakahiga noon. Umupo ito sa gilid niya at hinaplos ni Lola yung braso nito. Laking gulat daw ni Lola noon dahil sobrang gaspang at matigas yung braso ni Tita. Pinihit niya ito at nang makaharap, napasigaw si Lola at kamuntik nang mahimatay. Para daw hindi si Tita ang nakita niyang nakahiga noon. Nagbiberde ang kulay ng balat nito. Kaya agad niyang binuksan ang ilaw. Pero pagbukas nito, naging normal yung itsura ni Tita. Nakahiga ito at mahimbing ang tulog. Tapos ayon, nangamoy na lamang bigla nang bulaklak sa paligid. Tiningnan niya ulit ito. Ang laki daw talaga ng pinayat niya. Nangingitim din ang gilid ng mga mata. Naisip na lamang ni Lola na baka hindi ito malisay para makapagpahinga din. Tapos ayon, bumalik ulit ito sa dating gawin niya. Nung sumunod na araw, hinihintay ulit ang maggabi.
Konti lang din ito kung kumain. Dahil ang sabi nito, kakain naman daw siya sa bahay ng mga kaibigan niya. Akala ni Lola noon, aalis ulit ito. Dahil wala itong inantay kundi ang dumating ang gabi. Pero ayun, nakita na naman ni Lola na nandun pa rin ito sa kwarto niya. Binuksan ni Lola ang ilaw bago pumasok. At napasigaw na naman ito dahil yung itsura ni Tita katulad ng nasipat niya nung nakaraan. Kulay berde ang balat na kulukulubot at ang buhok nito parang tuyong dahon na nakasabog sa higaan. Nakadilat din ito habang nakanganga. Nagsisisigaw na si Lola noon at nagtatatakbong pumunta sa mga kapatid niya. Agad namang nagmadali ang mga ito para balikan si Tita. Yung kapatid ni Lola, tumawag na kaagad noon ng albularyo. Nauna si Lola sa bahay at nang makarating sila, bumalik sa normal yung itsura nito ni Tita Val. Pinaliwanag ni Lola sa mga kapatid niya kung ano ang nakita nito. Pati umano ang mga kapitbahay nila, nakiosyoso na rin dahil sa sigaw ni Lola. Pero alam mo yung ayaw maniwala ng mga ito at talagang nakikiosyoso lang. Normal ang mukha ni Tita noon at patuloy itong mahimbing sa pagtulog kahit na napakaingay na ng mga tao. Di kalaunan ay dumating ang manggagamot kasama ang kapatid ni Lola. Kung gaano kadismaya ang mga taga doon na baka namamalikmata lang si Lola, ay siya namang tahimik na manggagamot na diretsyong tumungo sa natutulog na dalaga. Bigla itong nagsalita. Matagal nang wala ang anak mo dito sa bahay mo. Sobrang pagtataka na nilapitan ito ni Lola dahil hindi pa nag-sink in sa kanya kung ano ang sinabi ng albularyo. Tumahimik ang mga tao at bago pa man magsalita ulit ang manggagamot, biglang tumayo ang natutulog na si Tita. Nakaangat ang mga kamay at braso nito na parang nakadipa, nakayuko at nakatakip ang mukha. Nakatingkayad ang mga paa nito at yung malaking daliri lang sa paa ang nakasayad sa higaan. Pagkatapos ay biglang nangamoy na naman yung halimuyak na mga bulaklak. Doon na nagsigawan ng mga tao. Humingi ng tulong ang albularyo na ibaba at igapos si Tita. Pero wala daw gustong lumapit nun. Biglang umusad ang katawan ni Tita pagkatapos. Papunta sa kanila na animo ay nakalutang. Pagkatapos ay bumagsak ito at nawalan ng malay. Dito na sinamantala ng manggagamot ang pagkakataon na ito. Hiniga niya ang katawan sa higaan at ginapos. Nang magising, umiiyak itong si Tita. Naawa si Lola nun at wag na daw ituloy ang gagawin. Tanggalin na lamang ang tali, pakiusap nito. Sinunod naman ito ng albularyo at yun niya,
Nang matanggal ang tali ay umupo ito at umiyak. Niyakap ito ni Lola at pinauwi ang mga tao kasama na yung manggagamot. Sinabi nito ni Lola na hayaan na lamang silang mag-ina. Wala namang nagawa ang manggagamot noon. Pero paulit-ulit na sinabi ng manggagamot na ito na hindi na iyon si Tita. Wala na siya. At sinama na nila. Pero si Tita Val at si Lola noon, magkayakap na umiiyak na lang. Magmula noon ay hindi na umalis si Tita. Nakaratay na ito sa karamdaman na hindi naman alam kung ano. Ilang beses na rin itong dinala sa ospital. Pero wala namang maayos na findings ang doktor. Namayat ito gawa ng hindi na kumakain. At nung pumanaw ito, tuyot na tuyot ang balat, kulubot at nagbeberde. Kahit anong sara ng bibig nito, nakanganga pa din. Naalala ni Lola yung sinabi ng manggagamot na hindi na yun ang anak niya. Napaluha si Lola doon dahil nga syempre, kahit pa sa huling sandali at kahit nag-anyong Tita Val lang ang namayapa, nakasama niya pa rin ito at naalagaan bago ito tuluyang mawala. Ilang taon ang nakalipas, pinitisyon na si Lola sa Amerika ng panganay nilang anak. Lagi niya daw kasing naaalala si Tita Val kapag nandito siya. At kung nakuha man si Tita ng mangmamangkit, nakakasiguro itong masaya ito. Katulad ng kinikwento ni Tita. Kasiyahan na hindi niya natamasa sa mundo ng mga tao. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.